Ayan, so start tayo ngayon. We have a job. GPU again. Pura GPU yung repair natin. Walang dumadating ng mga laptop ngayon. So may mga laptop naman akong repair. So ilan na lang yun nandito. So pura GPU tayo. Ayan, medyo stress tayo ngayon. May customer tayong pasaway. Ayan, so pwede i-repair natin. Pumunta yung ating customer dito. So, dinala niya sa atin yung personally, pumunta siya dito. Taga rito lang naman sa Antipolo City yung ating customer. Personal niya dinala yung kanyang GPU. Ayan. So, nabigyan natin siya ng sarili niyang resibo. Ayan. So, ayan, para po sa lahat ng nanonood ng customer. So, ang aking mga services po ay hindi libre. Lahat po ay may bayad. Okay? Kung kayo po ay magsisend ng ng pa-repair, ay diagnosis fee po ako. Ayan. Kasi mayroon tayong customer na isa online na ayaw magbayad ng diagnosis fee. Ayan. Kaya po kung may nanonood man, magpapadala ng repair, so may service charge po tayo sa ating diagnosis fee. So, ang ating repair po ay nag-run ng 1 hour to 4 hours magawa at hindi. Okay? At ang repairing po, ang GPU ay 70% ay hindi nagagawa. So, 30% lang yung nagagawa. Kaya, kung hindi po tayo, wala tayong service charge, wala po, magsasara na po tayo. Wala po tayong kikitain. Wala po tayong pambayad sa mga bills natin. Ayan. So, kanina pa ako tapos mag-repair sa isa, so natagalan lang, may customer talagang ayan, so wala tayong magagawa. Iba't iba ang ugali ng ating kapwa. Okay, so ito yung ating i-repair. So hindi ko siya masyado kilalang brand. Ang pangalan niya ay His GPU. Ayan. So sabi ng ating customer, pinakailaman niya daw ito. So, tinuro niya sa atin, meron daw dito piyesa na tinanggal siya, natanggal, sabi niya. Tapos, tinanggal niya uli yung isa, bali dalawa daw. So, ayan. So, hindi natin siya matetesting kasi kung may nawawalang piyesa, maka kasi magsanhi pa siya ng umusok sa ibang piyesa. Mayroon kasing ganun eh. Mahalaga pala yung piyesa na yun. Kapag nawala yung connection nun, puputok yung isang piyesa. Ayan. So, hindi natin siya matetesting. So, mayroon po siyang nawawalang piyasa. Arit po siya. Tinuro sa atin ng customer. So, personal siya pumunta dito para explain. So, yun lang base yung explanation niya. Yun lang yung nawawala. Okay. Testerin muna natin. Baka may shortage siya. Kasi ang sabi ng ating customer, walang display. Okay? Okay. So, diet mode po tayo. Ay, napagod ako masyado dito sa aking customer na isa. Nagre-reklamo. Sobra akong napagod. Ayan, parang hindi na ulit, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. Hindi niya naunawaan ang aking pagre-repair, ang aking pagod. So, gusto niya, kukunin niya na lang yung GPU niya, hindi magbabayad. Hindi ba naman yun? Papagod na ako. So ngayon ay 4 PM na. Tapusin ko na lang to. Ang close ko ay 8 PM. Hindi na muna magre-repair. Masyado na ako napagod sa explain dun sa tao. Okay, let's continue our turn. So check natin kung shorted siya yung ating 12 volts sa first pin. First 3 pin. So, hindi siya shorted. Meron tayong 0.5 millivolts. So yung ating 3 volts from the right sa ating PCI. So 4 itong 4 pin. So not shorted. You can see on the multimeter. Okay, let's check the external power supply if shorted or not. So we have a 8 pin power supply. Let's check the 12 volts. Okay, not shorted, if you can see. Okay, not shorted, and this is a sensor for 8 pin.
Okay, not sure there. Okay. So no need to check, no need to test the no need to test the GPU on the computer or on the motherboard because we have a missing parts over there. Okay. So kailangan natin siyang palitan. Okay, silipin natin sa microscope para makita niyo rin yung walang pyesa. Ay, napapagod ako sobra. I'm tired. So, ayan siya guys. Kung mapapansin niyo siya, so ayan yung in-explain ng ating customer. So, nag-reflect sa ating ano. So, ayan siya. So, dalawang capacitor ito guys kasi nasa ilalim tayo ng GPU chip. Okay, ito. Ayan. So, ang solusyon natin dyan, huwag na natin siyang patagalin. Palitan na agad natin siya ng capacitor. Okay? So, gamit tayo ng 3R. Gamit tayo ng... Okay, nakakuha na ako ng capacitor sa ating donor board. So, dito tayo kumuha sa likod mismo ng GPU para parehas yung value. Siguro pare-parehas lang naman, wala akong wala tayo schematic para sa GPU na to, his na nag-search na ako kanina, wala akong makuha. Okay, gamit tayo ng gamit tayo na ating mumunting tawag dito tweezer, hot air tweezer. Okay, so meron tayo dito yung piyasa kasi to i-anon lang natin yung microscope natin para makita. Okay. Lagyan natin ng flux. Okay. Gamit tayo ng tweezer. Gamit maliit ang ating space. Jinsen, ano, it's a 30 lang yung tag.
minsan. Ayun, ano lang, 30. Manila to Tenzan, Mark 30. Pinakamababa po natin sa 2,210. 4.55 ng madaling araw. 4.55 ng madaling araw. Parang alas 5 na rin siya, madaling araw. Alas 5 sa hapon. Madaling araw. O, sa umaga. Yung mura-mura, anong picture? Ngayon ulit pa, magkano yung ticket niyo? Ngayon nga sir, kailan ba ang dalay mo? O diba, ngayon 29, pagkabukas ng lipad, magkano? Yung nga po, 2,200. Ayong kit sa sunod araw ba? Sunod kit sa 30 ba? Diba 28 para ngayon? Ngayon kit sa 30 sa ano ba? 30 nga po yun, sunod sa March 30, 31. O diba ngayon 28? Bukas? 29. Ayun ang toto. Ah, 29, tiket ko na rin. March 29. Ganon din po, toto. Yung pizza 30, toto pa rin. Ayan na lang. Anong pizza po? Yung ano, pizza 30. Ano natin yung baka may shortage sa loob. Check natin yung mga diet na yung ating MOSFET. Wala nang ano yan o, hindi na ma yung pwede na walang shortage. Pwede saan? Hindi pa. Kasi sabi ng ano din, yung iba nakapunta ng ano, dami yung wala o. Hindi na daw sa mayano si Bandos. Sa mayano na daw. So, testing muna natin kung may display. Ito pa, magtawag ako doon sa NGO? So, clean, check muna natin bago natin clean kung may display o wala. Para hindi sayang yung ating pagre-repair. Yung PC ay yung monitor para mabilis lang ng ating pattern testing. Okay. Ayan. Meron na siya, buhay na yung monitor. So, test natin to. Mabilis. Power on. Check. May display o wala. Walang display. So, wala pa rin. Okay. Try natin.
Okay, again. Ayun, may display na. Okay, nagkaroon. Ayun, meron na tayo yung display. So, nahawakan kayo ko na. Cleaning na lang natin. Madumi siya. Ayan, masyadong madumi. Ito. Na-display na tayo. Okay, solved na yung issue. Sabi ng ating customer, walang display. So, napalitan natin yung pyesa. Okay, wait lang. Ayan, so let's continue our repair. Tuyo na siya. So, umiyak kasi ang aking baby, ang aking anak, kaya stop natin yung video. So, ayan, natuyo na yung ating nilinis kanina. So, lagyan natin ng thermal paste. Paubos na yung aking thermal paste. Sobrang dami nito na ubos na. Wala na yata itong laman. Wala na. Kaya nang lumabas. Okay. Baka naman lumabas ng marami-rami. Okay, lagyan natin. Yung ating heat sink. Para matesting na natin. Stress test na. Okay. Stress test natin at ngayon ito na ibig.
So, ang problema nito po ay walang display, sabi ng ating customer. Tapos, tinanggal niya yung isang, natanggal daw yung isang pyesa sa ilalim ng GPU chip. Sabi niya, kasi walang, tapos tinanggal niya ulit yung isa, ganun pa rin daw, wala pa rin daw display. Binalik daw yata niya, parang ganun, hininang yata niya, so wala pa rin daw siyang display. So hindi rin naman daw yun yung sila. So, balik ginawa natin, binalik lang, binalik ko lang yung capacitor. So sira, ano po, yun lang po yung issue niya, kaya walang display. So nagka-display naman siya nung nilagay ko yung capacitor. Testing na lang natin. Tinaklubang ko lang yung ginagamit ng number. Testing na on. Check on my display. Ayun, may display siya. Pa-power saving yung ating ano, stop yung ban. May display tayo. Tignan natin ang hard disk. Stress test. Balikan mo na lang yan, Bill. Matagal pa yan. Diba? Lahat naman ang ano natin. Diba? Ha? Muntay siya matagal. Malayo ba kayo, ma'am? Malayo kayo dito? Saan pa kayo? Minipay. Kasi medyo matagal pa yan. Yung base sa mga nagpapa-upgrade ng baggage. Pero okay lang ba na balikan po? Okay lang. Tapos, pwede rin naman kahit hindi nyo puntaan kasi dito, okay lang din naman yun, na-upgrade na yun. Pwede rin yung send na lang sa Facebook, send na lang sa Facebook yung ticket. Send na lang po dito yun, sir? Pwede yun. Send na lang kay Tantis? Kasi, okay lang? Kukunin ko kasi kung ano, di ba nag-test ko kayo ng service na ano? Kukunin ko kasi itong luma, kung wala kayo magiging bago. Ba't kukunin mo pa? Is it really or... Kahit yung mga kunin yung bit. Pwede yun sa... Mga puti. Ay, nagkalakot lang. Send na lang sa Facebook. Ma, okay, loading. Ayan. Ito na. Okay. Check natin ang driver. Para sa update ng driver. Okay na pala, detected na. RX570. Ang mga papangalan niya sa akin? Dry, ano ba yun? Oo. Sabi kong si... Nagsisend naman siya ng ID. Pero para ano? Si Bryce Ezekiel. Sabi ko nga kasi ibig ko nga lang sa IT. Sige po, doon ko na lang yung ano. Kasi matatagalan kasi ngayon ng oras na. Sige po, thank you. So ayan, kapit natin ang ating camera. Ngayon siya guys, detected naman siya. Meron tayong 4GB. 4GB yung ating ano. So bali, hindi pala siya yung ating GPU. The GPU is LSMIR. Ayan. So Ranjon RX570 series. 4GB siya guys. 256 bit. So mataas ko lang ang bit. So maganda to sa games. Ayan siya. Naka-install na yung driver. Stress test na lang natin siya.
Okay. Meron ko lang sa stress test. Kasi na natin kung bibigay o hindi. Na magsasuccess tayo sa stress test. Nay, basta na kinibay ka. Yeah. Ay naman siya, yung kanyang, gumagana naman yung kanyang sensor, yung sensor, pan speed. So, yun siya guys. Ayan. Sinubukan, wari kasi sinubukan ito ng customer na i-repair, ng customer natin. Pero hindi nag-success kasi parang hininang niya yata yung ano eh. Sa likod ng GPE case yun, tapos wala na kasi yung dalawang piyasa. Pero hindi pa rin daw gumana. Siguro mag-try siya. Ayan. Pero it's working na siya. Magana siya. Stress test lang natin guys. Then update ko kayo later. Kung hindi siya mamamatay. Bali ngayon ay tayo ay 1 minute. Okay. Update ko kayo later. Para sa ating stress test. Kung maging successful siya. Okay. So, sobrang init ng ating GPU, ng buga, ng lakas. Lakas ng pang. Okay? So, ayan, a few minutes ang ating stress test ng GPU. Ayan, lakas ng hangin. Ayan. Ayan. Ilang minutes na yan. Ang naano natin ay maybe si sa 18 minutes and 30 seconds. So yan. 18 minutes na siya. Ayan. Ating temperature, sensor. Ayan siya, hindi naman siya namamatay. Okay naman siya. Ayan. So, Ryzen RX 570 series 4GB 256 bit DDR5 ang LPDA ang ating memory. Okay. Let's close and then open to try to test again. So, okay na siya, working na siya guys, 100% working. Ayan. Pwede na ang i-chat ang ating customer. Okay, for pickup na ito. Ating customer. So, 4GB ito guys. 256 bit. Ayan. May ayos-ayos ang charge nito. Medyo hindi ko lang siya charge sa ating pinalitan na capacitor. Nireplace. Hindi na kailangan. Ayan. So, hindi na natin siya kailangan i-charge na lang sa libo. So okay naman, may mga donor parts naman tayo dito. At mga donor, sa mga gusto pang mag-donate ng mga piyesa po, mag-donate lang po kayo. Yan, mga video card na sira, motherboard na sira, laptop na sira. So baka gusto niyo po mag-donate, tumatanggap po ako ng donation. Yan, ng mga board na sira. So donate lang po kayo, magagamit po natin yan sa ating pag-repair. Para sa improvement ng ating repair. Okay? Donate lang. Yung mga repair natin, marami pa. Ayan, pila pa. Repair natin. Marami pa yung repair natin dito taas. Marami pa yung repair natin. Marami pa yan. Ayan, so, okay na yung ating repair na yan. 100% working. Okay? Wala tayong nakita ng ibang issue. Okay. So hanggang dito na lang muli ang ating repairing. Ayan. Ating repairing. So ngayon ay alas 5 na, 5:30 na ng hapon. So tapos na muna tayo. Bukas na ako magre-repair. At pinahirapan ako ng ating isang customer na pasaway. Wala eh, ano eh. Naano ako sa kanya eh. Grabe siya eh. Dami na sinabi niya.
So wala naman ako magagawa. Customer is always right. Okay. So nag-aano pa siya ating nang bibili ng video card. So hindi ako magbibenta ng video card sa kanya. Kasi mahirap. Hindi ko gusto. Okay. Buhay. Makakalungkot lang. Ganitong ating araw. So yan. Super okay naman. May pa paano. Ayan. Ha? Ano na? Hindi ka naman kita sa video, anak. Kita ka ba, anak? San ka? San ka? Dumudo ang batang ito. Ha? Malaki ka na, anak, oh, bago matapos yung ating pag-vlog. Wala maliit. Huwag paglaki mo, anak. Dito ka pa rin sa ating vlog. So, hindi nawawala ang aking anak sa ating vlog. Laging umiiyak at maingay. So, nandyan po siya palagi. Pampaswerte natin. Okay? So, parami ng parami yung ating customer. 19 pesos a day na dumadating. So, ayan. So, pagod na tayo sa pagre-repair. Rest day tayo every Sunday. Dating open tayo ng Sunday, ngayon rest day muna. Sobrang pagod na. Hindi na kaya. So, nag-hire po tayo ng technician sa mga gusto po mag-apply. Hindi po kayo pumunta dito. Nag-hire po ako. Computer technician. So, iti-training ko po kahit walang experience. Feeling po tayo mag-train ng ating mga gusto lang naman, mga interesado, yung mga nangangarap maging technician. So, iti-train natin yan. Nang walang kapalit. Sala ko natin yan. So, iti-train natin sila, yung mga bagong technician. Yung gusto matuto. Yung interesado talaga. Kasi yung iba hindi interesado eh. Ang gusto nila, sahod lang, trabaho. Pero pagiging technician po ay parang savings. So, halimbawa, kagaya ko, o ano lang, parang personal lang mo, freelancer, technician. So, kumikita tayo a day ng 5,000. So, minsan 8,000 kumikita tayo isang araw lang. Halimbawa, mag-repair tayo ng video card, tatlo. 5,000. So, yun na-repair kong video card. Yung na-repair natin video card kahapon is dalawang video card. Pali 5,000 saka isang 1,500. So yan yung kinikita natin. Halos 6,500 a day. So nakikita tayo. Depende. Meron din naman zero. Pero kung gusto niya po maging technician, maganda pong ano to, trabaho. Unang-una wala kang boss. Sarili mo ito oras. Hanap ka lang talaga ng ano. Kailangan mapagkatiwalaan ka lang. Yung talagang maging mabuti kang technician. Hindi man lalamang sa mga customer. Magpresyo ka ng eksakto lamang. Yung base lang sa yung bukal sa yung kalooban. Pangit yung preparation na sobrang mahal. Siyempre, kung mahal din naman ang video card, o kaya mahal din yung laptop, talagang mahal din ang presyo na. Ganun talaga sa repairing. Siyempre, minsan kasi nakakasira din ang isang technician. Nagbabayad yan talaga ng sobrang laki din. Kaya, dapat unawaan din ang mga customer natin. Okay? Hanggang dito na natin repairing. Marami na akong nasabi. So, thank you for watching. I hope you enjoyed the video natin. So don't forget to subscribe, like, and comment. Okay. See you in the next video. Bye-bye.